Yo, napindot ko rin yung video na to. Ang tagal na hindi. So, hello po sa inyo, mga ma'am and sir. Kagigising-gising ko lang. At ngayon, ipapaliwanag ko lang kung ba't nawala kami ng 8 days. At kung ano yung mga ginawa namin sa 8 araw na yun. Kasi feeling ko, kailangan namin paliwanag to. So, basically, ang unang problema po is nagkaroon nga po ng violation page ko. So, ibig sabihin, hindi ako pwede mag-post kanyan. Pero nakapag-status naman ako doon na magpo-post muna ako sa page ni Aling. Kumbaga, pansamantala doon ako magpo-post ng mga video. Then may dumating ulit na malaking problema. Nagkaroon din ng violation yung page ni Allen. So basically, parehas made violation. Wala na akong pagpo-post ng video. Parang tinanggalan ako ng trabaho kasi tinitingnan ko na to as trabaho ko eh, pero dream job ganun. So syempre, as a breadwinner of the family, parang nahihirapan ako dahil gusto ko man magtrabaho. Hindi ako makapagtrabaho dahil hindi na nga ako makapag-post ng video. So, unang pumasok agad sa isip ko nun, pumunta kay Papa para isumbong ko na, Pa, ako, tanggal mo naman ako yung violation na to. Kasi hindi kami sanay, kasi usually, kapag may violation ako, tumatakbo nga lang ako sa page ni Allen. Eh ngayon, nagkasabay. So, first time nangyari to. Eh kapag nagkaka-violation ako, hindi ko naman naiisip magpahinga kasi syempre ginagawa ko to para sa pamilya ko. So, hindi ako napapagod, tsaka masaya akong ginagawa to. So, sabi ko pa, tanggalin mo naman ako yung violation. Tapos tinanong ko rin kay Papa, ba't baka ako nangyayari to? Ginaganon-ganon ko na. Kasi yung violation na to, hindi mo alam kung 90 days, 30 days, 7 days, walang exact date kung kailan matatapos. So ayun, umuwi ako. Nung kinagabihan, nagulat ako. Dito na pumasok yung mga realization. Tumawag si Kelsey, sabi nga kay Mama, Ma, na-sprain na ako sa basketball, ganyan. Hindi ako makauwi, ganyan. Akala ko naman parang normal lang na-sprain, ganyan. Tapos nung pinakita yung picture, sobrang lala. As in, namamagha yung paa ni Kelsey. Na to the point na di siya makalakad. Bumili pa siya ng parang saklay. Tapos sabi ko, hala ako, ano ba ako to nangyayari? Talagang sabay-sabay. Eh yun pa yung araw na wala si Allen. Dahil nasa OJT si Allen sa barko. So, hindi kami makapag... So, kung makikita nyo, may mga vlog kami na wala si Allen. Yun na nga yung nasa OJT si Allen. Pero nakauwi naman na siya ngayon. So, ibig sabihin, wala si Allen, hindi pwede mag-vlog si Kelsey, kami dalawa na lang ni Kalo ang natitira. So, feeling ko, sabi ko, baka ako pinagpapahinga na ako, parang siguro, kailangan ko muna siguro ng oras sa sarili ko, yun yung iniisip ko. So, ginawa ko, nag-relax ako, ganyan. Pero alam nyo, hindi pa rin eh. Kasi, hindi ko pa plastic yung sarili ko, sobrang iniisip ko pa rin yung sa may violation, ganun, tapos yung mga nangyayari. Na to the point, na nagkaroon na rin ako ng sakit. Na nagkalagnat ako, nahihirapan akong huminga, ang bigat talaga sa dibdib, ganun. Hindi ko alam kung dahil sa stress, kasi ngayon lang nangyari yun, ngayon ko lang naramdaman yung bigat sa dibdib na yun. Sabi ko, kailangan ko sigurong huminga ng ano, parang bigyan nga ng oras sa sarili ko. Inaya ko yung mga barkada ko, tara, baler, para makapag-beach, kaya ayan, nag-beach kami. Ginawa ko yung mga usual na ginagawa ko na masaya, ganyan, kasi hindi naman ako makapag-travel kasama sila Mama, kasi nga strain si Kelsey, wala magbabantay din, ganyan. Nakakatuwa nga din kasi parang nasa labas ako nun, na-miss ko ako mag-commute, nag-tricycle ako, pero balikan lang, parang maranasan ko lang ulit kasi tagal ko nang tinakapag-tricycle. Ayun, maginawa sa pakiramdam, ganyan. Sabi ko, kaya pala ako nangyayari siguro lahat ng to, parang kailangan ko rin bigyan ng oras sa sarili ko. Kailangan din siguro magpahinga ni Kelsey, kailangan din siguro bigyan ng oras ni si Allen, si Kalo, ganyan, sila Mama. So ayan, parang naano kami, parang na-refresh kami, yung parang, nung nandito na kami sa acceptance, parang kahapon nag-uusap kami, siguro pinagpapahinga ako tayo kasi halos magtatatlong taon na tayo daily vlog. Ang huling pahinga namin yung nawala si Papa, which is 2 weeks lang o 3 weeks. Tapos ngayon may pinakamatagal ulit, which is 8 days nga. Then ayun, suddenly, awa ng Diyos, ngayong umaga, kaya ang ganda ng gising ko, okay na yung page ni Allen. Kumbaga may violation pa rin yung page ko, pero okay na yung page ni Allen. Makakapag-post na ako kahit pa paano. So, ayun lang ang nangyari. Maraming salamat po sa mga nagpupunta pa sa amin na parang akala ko, tropa o kamag-anak ko dahil, Sir Gabriel, ba't di ka nagpo-post? Ganun, hinihintay ka namin. Tapos nakakatuwa din dahil may mga nagme-message na, Sir Gabriel, bakit wala kang post? Kayo yung gamot ko kasi may sakit ako sa ganito. Kayo lang yung naging dahilan para sumaya ako, ganun. Nakakatuwa yung mga message na ganun. So, ngayon, magbabalik ulit. Magpo-post muna kay Allen. Ayan, maraming salamat sa paghihintay sa amin. Maraming salamat sa suporta. Akala ko makakalimutan nyo na ako sa 8 araw na
Salamat sa suporta at sa walang sawang pag-intindi sa amin. Babalik na ulit tayo. Pupost na ulit ako video. Thanks so much, Mama Mom and Sir.